Hello everyone, welcome back to my channel. So for today, gagawa tayo ng pork chop with lemon and butter sauce. So ayan, narito yung ingredients at kung paano i-prepare yung ating pork chop with lemon and butter sauce. Actually, meron lang kasi kong pork chop sa ref, tapos meron ako natirang lemon dyan. At saka meron akong butter, kaya yun yung dineside ko na gawin na today. So simple lang yung recipe na to, sobrang dali lang. So yung ginawa ko sa part ng pork chop na to, actually para siyang pork chop or pork steak yata yung part na to. Yung walang balat dito, yung tinanggal yung pinaka skin. So nilagyan ko lang siya ng salt and pepper. So nakamarinate na to for 30 minutes. Yan. So punta na tayo sa kitchen guys, i-fry na natin to or lutuin na natin yung ating pork chop. So ayan, nag-init lang ako ng oil sa pan. So kailangan sobrang init yung pan natin. So lalagyan na natin yung ating pork. Yan. Kailangan lang mag-golden brown yung both sides. Yan. So pag golden brown na, babalikan natin siya bago natin ilagay yung iba pang mga ingredients. So ayan, pag golden brown na both sides ng ating pork, yan. So fry nyo na mabuti, pag luto na siya, yan, ganyan ang itsura niya. So para hindi boring na fried lang yung ating pork or pork chop, gagawin natin siya ng, lagyan natin siya ng butter. Yan. And then, kung meron kayong dried na thyme, yung malalaki, pwede. Ito, meron ako ditong thyme, dried din siya, pero yung nasa bote lang siya, yung medyo maliliit. Yan, medyo damihan natin ng konti. Yan. And then, lagyan nyo rin siya ng garlic. Hayaan lang natin mag-simmer at matunaw yung ating butter. Then, balikan natin for final taste. So ayan, pag natuno na yung butter natin, lalagyan na natin siya ng parsley na fresh. Pwede din yun lagyan siya ng green onion o kung wala kayong parsley. And then lagyan natin siya ng lemon. So yung half lang ng lemon. Yan. Tapos simmer nyo lang siya ng mga 1 to 2 minutes. Then ready to serve na yung ating pork chop in lemon and butter sauce. So ayan, luto na yung ating pork in lemon and butter sauce. So again, pwede kayong gumamit ng pork chop or yung pork steak na part. Yan. So kesa fried yung gawin natin, ibahin naman natin yung ating recipe para hindi boring yung ating pork. Kung nagustuhan nyo yung recipe ng Vince Kitchen, paki-like na yung video, paki-comment na rin, at paki-share na rin sa mga friends yung na gustong matutong magluto. At kung di pa kayo subscribers sa channel na to, please click on subscribe and then click yung bell button para makareceive kayo ng notification sa susunod na video o recipe ng Vince Kitchen. At paki-follow na rin ako sa Facebook page at Instagram. Search nyo lang at Vince Kitchen. At maraming salamat ulit sa pagsama sa akin today guys. Hanggang sa muli. Bye!